Dito guys, yung ituturo na naman natin ngayon is about sa kung paano mag-compute ang consumption ng fuel oil. So yun po yung ituturo natin ngayon. How to calculate consumption of fuel oil. How to calculate consumption of fuel oil. So sa pag-compute ng consumption ng fuel oil is marami tayong kailangang kunin na factor. Ang unang factor is yung tinatawag na specific gravity or SG. So example, yung specific gravity natin is 15 degrees Celsius, 0.9850. So, tapos pangalawang factor na kukunin natin is yung fuel oil service tank or FO service tank temperature. FO service tank temperature example is 90 degrees. So next is yung flow meter reading. Example, yung flow meter reading natin kahapon is anong pitsa kahapon? 28 ng November 2022 is 1849650. Yung flow meter reading natin ngayon is flow meter reading 29 ng November 2022 is example is 18 30 320 liters. So yan po yung flow meter reading ng kahapon at sa ngayon, example yan. So next na hanapin natin is yung remember ng isang 1 cubic meter is equivalent to 1000 liter. So tandaan po 'yan. 1 cubic meter is equivalent to 1000 liter. Kukunin natin yung consumption in cubic meter. So consumption in cubic meter. So ang formula pang pagkuha ng consumption ng cubic meter, ang formula is previous flow meter at saka yung latest flow meter. So consumption in cubic metric is previous flow meter, subtract natin sa latest flow meter, at saka yung sagot niyan is i-divide natin sa 1000 kasi sa 1 cubic meter is 1000 liter. So ang sagot niyan is cubic meter. So ngayon, compute natin yung previous flow meter reading natin is 1949650. So i-minus natin yung latest na flow meter reading natin. Ito yung latest flow meter reading natin. So 18,030,320. So 1830,320. So ang sagot is answer is 119,330. So yung sagot ng flow meter reading natin is 119,330 liters. So yan yung sagot natin. 119,330 liters. So para ma ano natin yan sa cubic meter, i-divide natin yan sa 1000. So ang formula ng cubic meter is, ang equivalent ng 1 cubic meter is equivalent to 1000 liters. So i-divide natin yan sa 1000. So divide 1000. So ang sagot is 119.33. So yung sagot is 119.33 cubic meter. So meron na tayong cubic meter. So ngayon, sa pagkuha ng consumption is dapat metric tons yung ano natin,
yung pagkuha, hindi cubic meter. So ngayon may cubic meter na natin, may cubic meter na tayo. Ang gagawin natin is i-convert na lang natin 'to sa metric tons. So ito tandaan, metric tons formula is corrected specific gravity times consumption in cubic meter. So ganyan po pag convert ng cubic meter into metric tons. So ang formula ng metric tons, pagkuha ng metric tons, is corrected specific gravity times sa consumption in cubic meter. So ito yung consumption natin cubic meter. So kuha tayo ng corrected specific gravity. Corrected specific gravity equals 15 degrees. Formula ng specific gravity is 15 degrees Celsius minus T2 minus T1 times coefficient factor. So coefficient factor. So ang coefficient factor natin is, coefficient factor is 0.07. 0.00067. So yan po yung ginagamit sa barko pang yung coefficient factor nila. Makikita natin to sa yung iba gumagamit ng 0.00000065. So depende na po yan sa makita nyo sa table. Makikita nyo to sa volume correcting table. So makikita nyo to. So pero ito kadalasan ginagamit 0.00067. Yan po yung coefficient factor. So kunin muna natin yung corrected specific gravity bago tayo makakuha ng metric tons na sagutin. Specific gravity natin is ito, 0.9850. Ito yung specific gravity natin. Correct specific gravity is 0.9850. Minus yung T1 natin is yung service tank na temperature. So 90 degrees. Yan po yung T1. Yan po yung T2. Tapos yung T1 natin is, T1 is 15 degrees Celsius. Yan po ang T1 natin. So ang T1 is constant po yan, 15 degrees Celsius. Laging 15 degrees Celsius yan, constant po yan. Minus sa T2 minus sa T1. Tapos multiply sa coefficient factor natin is 0.00067. 0.00067. So ang unang gagawin natin ito is i-minus muna natin tong T1 at saka T2. So i-minus muna natin yan. Kopyahin lang natin to, 0.9850 minus 90 minus 15 is 75. So 75. Tapos i-multiply natin sa coefficient factor natin is 0.00067. So 75 times coefficient factor 0.00067 is meron tayong 0.05025. 0.9850 minus yung sagot dito 0.05025. So meron na tayong sagot dito sa T1, T2 natin at saka coefficient factor. Tapos i-subtract na ditong corrected SG saka dito sa sagot ng T1 at saka T2 at saka coefficient factor. So next i-subtract natin yung 0.9850 minus sa sagot dito sa coefficient factor natin kanina, 0.05025. So i-subtract natin yan para meron tayong corrected specific gravity na sagot para convert natin sa metric tons. So convert natin yan, subtract natin yan, 0.9850 minus 0.05025. So yung sagot is 0.93475. So ito yung corrected
specific gravity natin. Ito yung sagot natin na corrected specific gravity. So ngayon ma-convert natin siya, ma-convert na natin siya sa metric tons. So ma-convert na natin siya, bakit? Kasi ang formula ng metric tons ang hinahanap is corrected specific gravity multiply sa consumption in cubic meter. So meron na tayong consumption in cubic meter. Ito yung consumption in cubic meter natin na sagot. At meron na rin tayong corrected specific gravity. So, ang corrected specific gravity natin is ito. Ito yung corrected specific gravity. So, pag nakuha natin yan, i-multiply natin yung dalawa. Yung corrected specific gravity at saka yung consumption in cubic meter is, ang sagot niyan is metric tons na. So, ngayon, multiply natin yan. So, tandaan ang formula ng metric tons. Corrected specific gravity multiply by consumption in cubic meter. So, yung corrected specific gravity natin is 0.93475 multiplied by yung cubic meter natin kanina is 119.33. So ang sagot is 111. So metric tons equals 0.93475 times 119.33. Ang sagot is 111.543 metric tons. So yan yung sagot. Meron tayong sagot na 111.543 metric tons. So ang consumption natin sa fuel oil is 111.543 metric tons mula noong November 28 hanggang sa November 29. So, yan po ang pagkuha ng consumption of fuel oil. So, kailangan ang resulta natin is metric tons. So, dapat alam natin yung mga factor kung ano yung mga factor na kukunin natin para makuha natin yung una is yung cubic meter. Pagkatapos ng cubic meter, kuha pa tayo ng corrected specific gravity para sa makuha natin yung metric tons. So, ganun lang po. Maraming salamat.